Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara, at ang kakaya ay ang bira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakaya ay ang dira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Isang paalala na ang ating pagiging pari sa simbahan, no, at pag sinasabi po natin yun, hindi lang kami na inordinahang mga pari, kundi po sa ating araw-araw na pamumuhay ay nakikiisa tayo sa pagpapari ng ating pong Hesus Nazareno. Ay maalala natin na ito ay hindi tungkol sa kapangyarihan, hindi tungkol sa pagiging espesyal, kundi tungkol sa paglilingkod at pag-aalay ng sarili sa ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, wardero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong
Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwal natin ang Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y pinagsasabi
di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa'yo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus, nagain ng buhay sa krus, kaya tinakila ng Diyos. Pinigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit, isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nagiging tapat na mga Kristiyano ba tayo sa ating buhay? Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni o ng ating poong Jesus Nazareno bilang kataas-taasan at walang hanggang pari, no? At mahalaga po ito, ito ay bagong kapistahan lamang, no? Siguro mga ilang taon yung kumbaga na italaga ito, no? At isa itong mahalagang kapistahan dahil ito ay susi upang maunawaan din natin yung ating pagiging bahagi ng simbahan. No? Dahil kinikilala ng ating pananampalataya na wala ng ibang pari.
kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. No? Pero siguro baka tanungin nyo, Father, niloloko nyo naman ako eh, anong tawag ninyo sa sarili ninyo? No? Siguro para maunawaan po ito, magandang balikan yung mga naging gampanan ng mga pari sa kasaysayan ng sanlibutan. No? Bago pa man po ang Kristyanismo ay may sa mga komunidad, sa mga lipunan, kahit nung sa mga pagano pa, no, bago pa ang mga Hudyo, may mga kinikilala silang mga piling tao, no, sa ibang lipunan, tulad ng sa mga sinaunang tao ay mga lalaki, o sa mga sinaunang tao sa dulong ito ng mundo, no? Bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, no, mga Espanyol o mga taga-Europa, no, ay mga babae. May mga piliraw taong namamagitan sa komunidad at sa kanilang mga diyos-diyosan. No? Na sila ang nagbibigay ng mensahe ng mga diyos sa mga tao. No? Kunwari, may bagyo, masisira yung kanilang mga taniman. No? Kumbaga, kapag ito ay nahulaan na, no? Dahil yung pari noon ang tumitingin sa langit, sasabihin nila, oh, maglimas na kayo, mukhang aapawin itong ating lupain. Kunin nyo na ang dapat ninyong kunin dahil darating na ang Diyos ng tubig, aapawin ang lugar na ito. No? Ito yung mga gawain ng pari noon. O sila yung may sikretong kaalaman na ang mga Diyos-Diyosan lang daw ang nagpapasa sa kanila ng pampagamot ng sakit, pampadagdag ng swerte. No? At sila rin yung nagbibigay ng sakripisyo. No? No, para bang nasasabi nila na po itong upang maiwasan ang sakuna, mag-alay kayo ng dalawang manok. No? Pero hindi yung mga tao ang mag-aalay ng manok. Ang pari ang gagawa ng ritual para ialay iyong sakripisyong iyon. No? At ito po ay napasa sa mga Hudyo. Sa templo, may mga itinalagang pari. No? Simula sa linya ni Aaron. Simula sa tribo ni Melchizedek. Simula sa angkan ni Levi. Ito raw ay ang mga pari na naatasang mangalaga sa templo at mag-alay ng sakripisyo. Subalit sa pagdating ng ating Poong Hesus Nazareno, naging bahagi ng pananampalataya natin dahil siya ay kinikilala nating kabuuang tao, kabuuang Diyos, ang tanging namamagitan. Walang dadaan sa Ama o walang tutungo sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya sabi ng mga nang nagsulat, no, nang sulat sa mga Ebreo, wala nang ibang pari kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Sapagkat siya ang alay, siya rin ang nag-alay, siya rin ang inalayan. No? Ibig sabihin, wala nang iba kundi ang ating mahal na Poon. At yung kung anumang pagpapari na nakikita natin sa simbahan, ito ay dala lang ng pagiging kaugnay ng ating Poong Hesus Nazareno. No? Pero bukod pa po roon, yung pagpapari na ito ay makikilala natin sa simbahan sa dalawang pamamaraan. Una, may mga paring pinili upang mamuno, upang pagsilbihan ang kabuuan ng simbahan. At kami po yun. Tinawag upang ialay ang buhay sa simbahan. At kung ano man po ang meron kami na naiiba, ito lang yun. Walang permanenteng pamilya.
para ang aming lakas at oras ay naiaalay sa simbahan. Walang permanenteng tirahan, no? Kung saan po kami na destino, doon lang kami. Wala ring permanenteng ari-arian. Dahil ang pagkakakilala namin ay lahat ng bagay ay lilipas. Kung ano lamang yung ipinagkatiwala sa amin, yun lang iyon. No? Ang pari na hinirang na mga laga sa simbahan, ipinagkatiwala. Pero ang bawat isa, dahil tayo'y bininyagan, ay kabahagi rin ng pagpapari ng ating pong Jesus Nazareno. Paano? Sa ating araw-araw na pamumuhay, pag inaayos natin ang trabaho natin, kapag tayo'y nagiging mabuting mga tao, mabuting kapamilya, mabuting Pilipino, naroroon ang pagsasabuhay ng pagpapari ng ating pong Jesus Nazareno. Sa ating araw-araw na pamumuhay, ay nagiging pari rin tayo para sa simbahan, sa bawat isa, ayon sa ating sariling mga kakayahan. At ito po yung magandang pagnilayan natin ngayon. No? Kung tutuusin po sa simbahan, pare-parehas tayo ng tawag sa pagpapakabanal, ng tawag sa pakikibahagi sa pagpapari ng ating poong Jesus Nazareno. No? Hindi nakakaangat si Father. Ganun din na hindi rin nakakaangat si attorney, si doc, si engineer, si architect, o kahit yung mga tinuturing yung mga sariling karaniwang, mga empleyado lang o karaniwang mga tao lang. Kung tutuusin po, lahat tayo ay pinili, hinirang, ginawang katangi-tangi, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa bawat isa. Na sana ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay hindi dinidiktahan ng posisyon, hindi dinidiktahan ng yaman, hindi dinidiktahan ng kapangyarihan at impluensya. Katulad ng ating poong Jesus Nazarenong nanalangin, katulad ng poong Jesus Nazarenong tinupad, hindi ang kanyang kalooban, pero ang kagustuhan ng Ama. Bilang isang bayan, tayo naway maglingkod at makiramay at makilakbay sa bawat isa. At ang kakayahan para gawin ito ay ang ating ipagpanalangin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Mahal na poong Jesus Nazareno, kataas-taasan, pari at tagapaglingkod, walang hanggang aming Panginoon at Diyos, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila
sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod, ayon sa kanilang nakakaya, ay nakikibahagi sa pagpapari ng ating pong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amin. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Andog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Hesukristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang buong tipang, ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karihan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak.
na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu ng Panginoon, ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ng nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha
ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Sa, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass at service sa darating na June 1, Webes. Mamaya po yun sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo. Kami manatiling nagbubunga ng magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.